Oo, nagkamali ako dahil hinusgahan kita ng hindi malang naririnig ang paliwanag mo. Saan ni Caldrin bago lumingon sa dalaga, na ngayon ay abala na sa pagpupunas ng luha? Hindi ko alam, at wala akong alam, Amara. Hindi mo lang alam kung gaano kong pinagsisihan ang lahat. Nagsisisi ako, okay? Please, Amara, hayaan mo naman ako makabawi sa'yo. Umayos siya sa pagkakatayo bago masuyong hinawakan ang mga kamay ni Amara, na ngayon ay nanginginig na sa sobrang galit, inis at takot para sa kanya. Please, Amara, parang awa mo na. Maawa ka naman sa akin. Sana naisip mo yan nung una pa lang. Sagot niya bago hinablot ang kamay niya mula sa mga kamay nito. Buo ng desisyon ko, Caldrin. Tapos na tayong dalawa. Kung bago ka pa lang sa channel nito, kilig kwento ni Ate Jane, istorya mo at kwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Hindi nyo naman po kailangan magbanat ng buto para makapag-subscribe. Isang pindut lamang po yan, pero ang kapalit nito ay ang tuloy-tuloy na libreng panunood nyo sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sa nakaraang kabanatay, pumunta si Caldrin sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Amara. Dahil gusto niya magkausap sila ng kanyang ex-wife. Chapter 4. Bahagyang napanguso si Amara bago ito nagdesisyong lumabas at sumunod kay Caldrin sa parking lot. Walang gaanong tao sa parking lot nang lumabas sila. Kaya kahit na magsigawan pa sila roon, paniguradong walang makakarinig sa alitan nila sa isa't isa. Ano pa bang kailangan mo sa akin ngayon, Caldrin? I want the truth. I want to know the truth. Sagot nito sa kanya nang bumaling ito ng seryosong tingin sa kanya. Sabihin mo sa akin ang totoo, Amara. Para saan pa? Natatawang tanong ng dalaga sa kanya na inasahan niya na. Pasimple itong humalikip-kip sa harapan niya habang si Caldrin naman ay walang ibang ginawa kung hindi ang pagmasdan ng dalaga magmula ulo hanggang paa. Bakit pa tila mas lalo lamang itong gumaganda sa paglipas ng panahon? Why are you asking for the truth, Caldrin? Tingin mo ba, deserve mo ang lahat ng iyon pagkatapos ng ginawa mo sa akin 6 months ago? Sagot nito sa kanya na hindi man lang niya ikinatinag. Iniwan mo ako. Ang buong akala ko, nakahanap na ako ng kakampi sa katauhan mo. Pero mukhang nagkamali pa ako sa inakala ko. Alam mo ba kung anong mas masakit pa doon, Caldrin? Ang buong akala ko, matibay ang tiwala mo sa akin. Hindi mo ako masisisi, Amara. May ebidensya ako. Napanood ko ang video na nakaabot sa akin. Tingin mo ba, hindi ako magre-react sa mga nakita ko at nalaman ko tungkol sa'yo at sa kuya mo? Singhal niya na hindi mo lang ikinatinag ni Amara. Nakipagsabwatan ka sa kanya. Para lang sa pera. Really, Amara? Nagawa mo akong ipagpalit para lang sa pera? Ang akala ko ba, nagkasundo na tayong dalawa? Alam mo ba kung anong nararamdaman ko nung mga panahong pinanood kang video na iyon? Walang nagawa si Amara kung hindi ang umiling bago yung muko. May tinik na tumutusok sa puso niya nang dahil sa mga nalaman. Alam niya at may ideya na siya. Nadarating sa puntong malalaman ni Caldrin ang lahat. Pero hindi niya naman inaasahan na ganito pala kasakit ang impact na mararamdaman niya. Paano nga ba siyang magpapaliwanag kay Caldrin? Ngayon kung noong una pa lang ay hindi na siya nito nagawang paniwalaan. May chance pa bang pakinggan siya nito ngayon? Masakit para sa akin lahat ng nalaman ko, Amara. Aniya habang nakaduro sa puso. Mabilis na nangilid ang luha niya. Nang makita niyang tila ba wala man lang lakas loob na tumingin si Amara sa kanya upang salubungin lahat ng titig niya rito. Amara, you betrayed me. Ni hindi ko alam na may sekreto pala kayong relasyon ni Jules. Sinong hindi masasaktan doon? My brother abused me. Aniya sa mahinang tono na ikinatigil ni Caldrin sa pagkakahimutok sa galit. Doon lang nagkaroon ng lakas si Amara na salubungin ang mga mata niya. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang umiling na makita niyang gulat sa reaksyon ng lalaking nasa harap niya. Tingin mo ba,
Ginusto kong magpagamit sa kuya ko, Caldrin. Hindi mo lang alam kung paano naging impyerno ang buhay ko sa pamilya nila. Hindi mo lang alam kung gaano kong ginustong mawala lang sa halip na mapunta sa mga kamay nila. Wala kang alam, Caldrin. Kaya wag na wag mo akong huhusgahan. Yung video na karating sa'yo, kulang iyon. Putol iyon. Tingin mo ba? Napanood mo na ng buong videong iyon? Alam mo ba kung anong kasunod ng halikang iyon? Agad na nanumbalik sa alaala ni Caldrin kung paano ipinikit ni Amara ang mga mata niya sa video. Kaya naman, wala siyang ibang nagawa kundi ang mag-iwas ng tingin sa dalaga. Parang gripo kung umagos ang luha sa gilid ng mata ni Amara habang nakatitig sa binata ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang mag-iwas ng tingin sa kanya. Sinaktan niya ako dahil inayawan ko ang mga plano niya. Inayawan ko ang lahat ng gusto niyang mangyari. Dahil ganun kita kamahal. Sigaw niya pa dahilan upang marahang mag-angat ng tingin si Caldrin sa kanya. Na ngayon ay tila ba nagulat sa pag-aming ginawa ni Amara. Wala kang alam dahil never kang nakialam, Caldrin. Hindi mo alam. Wala kang alam sa impyerno ng pinagdaanan ko. Kung pwede lang mamatay, ginawa ko na. Alam mo bang wala akong choice? Dahil nangako siya sa akin na sa oras na tumiwalag ako sa gusto niyang mangyari, papatayin niya ako. Mabilis na pinunasan ni Amara ang panibagong luhang dumalo sa pisngi niya bago tumalikod kay Caldrin at agad na hinubad ang coat na suot niya. Agad na nangunot ang mga mata ni Caldrin nang makita niyang mga peklat at sugat na makikita sa likod at batok ni Amara. Bahagya pang sariwang ilan sa mga ito habang ang ilan naman ay animong nag-iwan ng peklat sa balat niya. Mas lalo lamang tumindi ang galit niya nang dahil sa nakita at mga nalaman niya. Kailan pa yan, Amara? Galit na tanong niya. Isang hikbi ang pinakawala ni Amara bago siya umiling at humarap sa binata. Nang nalaman niyang naghiwalay tayo, naghalit siya sa akin, Caldrin. Sagot niya, na ikinakuyom naman ang kamao ni Caldrin. Binugbog niya ako. Ginagamit niya ako. Sinaktan niya ako. Muntik niya na ako mapatay, Caldrin. Si Jasper at Bianca ang tumulong sa akin para may hatid ako sa ospital ng mga panahong iyon. Doon ko rin nalaman na buntis ako at dinadala ko ang anak nating dalawa. Hindi na nagulat si Caldrin nang marinig niyang pag-amin ito sa kanya. Pero hindi niya naiwasang magtaas ng kilay, lalo na nang makita niyang tumawa si Amara sa kabila ng pag-iyak nito. Bahagya nang namumula ang mga ilong at misngi nito nang dahil sa pag-iyak at paghikbi. Sa kabilang banda, mas lalo lamang lumalim ang galit niya para kay Jules nang marinig niyang sinabi nito. Ginamit siya ng kapatid. Ibig lang sabihin nito ay binigay niyang sarili niya kay Jules kahit nalabag sa kalooban niya. Ibig bang sabihin nito? That fucking bastard. Singhal niya pa kasabay ng paglandas ng luha sa gilid ng mga mata niya. Kung hindi niya lang iniwan si Amara noon, may posibilidad nga bang nagawa niyang iligtas ang kanyang ex-wife? Ngayon niya lang naramdaman ang pagiging useless niya sa pagsasama nilang dalawa. Minsan nga'y hindi niya mapigilang questionin ang sarili niya kung worth it bang lahat kung sakali mang suyuin niya si Amara. Paano kung mas lalo lamang lumalim ang galit nito sa kanya? Ngayon ay alam niya na kung bakit ganito na lang ang galit ng asawa niya sa kanya. Kung hindi dahil sa ginawa niya, hindi na sana ito mangyayari pa kay Amara. Kung hindi lang talaga niya pinairal ang pag-overreact niya, hindi na sana mangyayari ang bagay na ito. Hindi na sana mararanasan ni Amara ang abusong ginawa ng kuya niya rito. Ilang minuto pa silang natahimik bago muling nagsalita si Amara. Noong pinalayas mo ako sa bahay natin, doon ko lang na-realize na wala ka ng responsibilidad sa anak nating dalawa. Na isinuko mo na lang ang responsibilidad mo sa batang nasa sinapupunan ko. Amara, let me explain. Pakiusap ni Caldrin bago ito lumuhod sa harap ng dalagang ngayon ay walang ibang ginawa kung hindi ang sundan lang siya ng tingin sa pagluhod niya. Hayaan mo ako makabawi sa inyong dalawa ng anak natin. Marahang umiling si Amara sa kanya bago nagpunas ng luha
at malungkot na umiling sa kanya. Mas makabubuti para sa ating dalawa kung umalis ka na lang at huwag ka nang magpakita sa anak nating dalawa. Sagot ni Amara sa kanya na ikinabagsak ng mga balikat niya. Hindi kailangan ng anak natin ng isang irresponsableng amang tulad mo. Nang sandali ring iyon ay walang ibang nagawa si Caldrin kung hindi ang yumuko mula sa pagkakaluhod. Habang pinagmamasdan si Amara na ngayon ay walang ibang ginawa kung hindi ang maglakad palayo sa kanya. Labis na pagsisisi ang naramdaman ni Caldrin nang dahil sa mga nalaman niya. Kung nung una pa lang ay hinayaan niya na lang si Amara na magpaliwanag sa kanya, may pagkakataon pa kayang magbago ang lahat? Kung mabibigyan lamang siya ng pagkakataon, mabigyan ng kapangyarihang kontrole ng oras, mas gugustuhin niya pang ibalik na lang ang lahat sa dati. Kung mas ginusto niya na lamang magbingi-bingihan, o hindi naman kaya ay magbulag-bulagan, siguro ay hindi mauwi ang lahat sa ganito. Kung may ibabalik niya lang talaga ang lahat sa dati. Amara, may nagpapabigay nga pala sa iyo nito. Saan ni Bianca, sabay abot ng bukay sa kanya na ikinanguwi niya na lang. Ang tibay din naman ng manliligaw mo, ano? May isa't kalahating buwan na rin siyang nagpapaabot ng mga regalo sa'yo. Saan ka ba nakakuha ng ganung lalaki, Amara? Bigyan mo naman ako ng tips. At nang sa ganun ay, makabingbit naman ako ng isang tulad niya. Kung gusto mo siya, pwede mo naman siyang isaksak sa baga mo. Saan ni Amara na ikinatawa naman ni Bianca? Binibiro lang kita, Amara. Masyado ka namang mainitin ang ulo. Nguso pa nito sa kanya. Maraang pinagmasdan ni Amara ang bukay ng bulaklak na inabot sa kanya ni Bianca. Katulad ng mga bulaklak na palagi niyang natatanggap sa kanya. Kulay pula ang mga rosas na ito at animong kakapitas lang. Napaka-eager mo talaga. Sad niya sa sarili bago ngumuso at binato sa trash can ang bulaklak na para sa kanya. Nagpatuloy lang si Calvin sa pagpapadala ng bulaklak kay Amara habang si Amara naman ay walang ibang ginawa kung hindi ang itapon ito sa basurahan. Ang buong akala ni Caldrin ay tinatanggap ng buong loob ni Amara ang mga bulaklak at pagkaing ipinapadala niya. Pero nang sandaling binisita niya ito sa restaurant, agad siya nanlumo nang makita niya si Amara sa kung saan paano itong tinapon ang lahat ng pagkaing ipinadala niya para rito. Amara, tawag niya nang makita niya itong nanggaling sa kitchen. Pwede ba kitang makausap? Para saan? Walang emosyon niyang tanong sa lalaki. Muling bumuntong hininga si Amara nang makita niyang bukay ng bulaklak na dala ni Caldrin. Tulad ng nakagawian niya, puro pulang rosas na naman ang naririto. Hindi lamang iyon ang dala niya dahil may hawak din siyang mga chocolate para sa dalaga. Gusto sana kitang makausap ng masinsinan. Aniya bago niya nakita ang mga mata ni Bianca na nakatitig sa gawin nila. Nang tayong dalawa lang sana. Wala nang nagawa si Amara kung hindi ang dalhin si Caldrin sa likod ng restaurant kung nasa ng mga basurahan. Medyo malinis naman dito at walang gaano makakakita sa kanila sa pag-uusap nila. Kaya naman kahit papaano ay naging kampante na rin siya. Ayaw niyang makita ng iba na nag-uusap silang dalawa. Ayaw niyang isipin ng lahat na unti-unti na siyang bumibigay sa regalong ibinibigay sa kanya ng binata. Na ayaw niyang isipin ng iba na mahina siya. At tuluyan niya na itong napatahod sa ginawa nito sa kanya noon. Anong gusto mong pag-usapan, Caldrin? Tanong nito nang humarap siya sa binata na ngayon ay malungkot na nakatitig sa kanya. At please lang, may trabaho kasi ako ngayon. Kung may plano kang sirain ang araw ko at gumawa na naman ng eksena para matanggal ako sa trabaho ko. Hindi yun ang gusto kong mangyari, Amara. Gusto ko itang makausap. Malungkot niyang sambit na naging dahilan kung bakit bahagya pang nanahimik si Amara. Marahan niyang ibinigay sa dalagang bulaklak na hawak niya at ang tsokolating binili niya para sa dalaga. Para sa iyo to. Alam kong mahilig ka sa bulaklak at hindi ako mahilig dyan. Putol ni Amara. Kahit na sinasabi niyang bagay na iyon, nagawa niya pa rin tanggapin mula sa kamay ng binata ang mga bulaklak na dala nito. Ang buong akala ni Caldrin ay tuluyan na itong tinanggap ng dalaga mula sa kamay niya.
Pero agad siyang natigilan nang bigla na lamang itong hinulog ni Amara sa trash can sa gilid nila. Maging ang mga chocolate na binili niya pagaling sa Canada, hindi nito pinalagpas. Inihulog niya rito sa basurahan tulad ng ginawa niya sa bulaklak na kinuha niya mula sa kamay ni Caldrin. Ngayon, tinanggap ko ng lahat ng ibinigay mo. Pwede ka nang umalis. Marahang tumalikod si Amara sa lalaki at agad na naglakad patungo sa loob. Hindi pa man siya nakakatalong hakbang palayo ay mahigpit nang hinawakan ni Caldrin ang braso niya. Nabahagya niyang ikinatigil. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang bumuntong hiningang lumingon sa binata na ngayon ay tila ba nasasaktan sa ginagawa niya rito ng harapan. Hindi mo ako naiintindihan, Caldrin. Kailangan kong bumalik sa loob dahil may trabaho. Gusto kita makausap ng masinsinan, Amara. Aniya sa dalaga na hindi man lang nito sinagot. Ako ang hindi mo naiintindihan, Amara. Ginagawa ko ang lahat ng ito para mapatawad mo ako at masettle na natin ang lahat. Gusto kong bumawi sa'yo, sa anak nating dalawa. Kaya please lang, Amara. Nakikiusap na ako ngayon sa'yo. Please, makinig ka naman sa akin. Bigyan mo naman ako ng pangalawang pagkakataon. Noong ako bang nanghihingi sa'yo niyan, binigyan mo ako, Caldrin? Sagot sa kanya ng dalaga, bago ito nagdesisyong tanggalin ang kamay ng binata. Wala namang nagawa si Caldrin kung hindi ang magbaba ng tingin lalo na nang makita niyang bahagya ng nangilid ang luwas sa gilid ng mga mata ng dalaga. Hindi niya inaasahan na ganito lamang ang galit sa kanya nito. Hindi niya na mabilang kung ilang beses niya na itong binisita sa restaurant upang makipag-ayos. At buong akala ni Caldrin ay mapapatawad niya siya ng dalaga sa mga ginagawa nito sa kanya. Ang buong akala niya ay katulad lamang ni Tricia si Amara na may malambot na puso. Ngunit mukhang nagkamali siya sa inakala niya. Kung ganun kalambot ang puso niya noon para sa kanya, ganito naman katigas ang puso nito ngayon sa harap niya. Na maging ang mga paghingi nito ng tawad sa dalaga, hindi niya magawang tanggapin. Oo, nagkamali ako dahil hinusgahan kita nang hindi malang narinig ang paliwanag mo. Saan ni Caldrin bago lumingon sa dalaga na ngayon ay abala na sa pagpupunas ng luha. Hindi ko alam. At wala akong alam, Amara. Hindi mo lang alam kung gaano akong pinagsisihan ng lahat. Nagsisisi ako, okay? Please, Amara, hayaan mo naman ako makabawi sa'yo. Umayo siya sa pagkakatayo bago masuyong hinawakan ang mga kamay ni Amara na ngayon ay nanginginig sa sobrang galit, inis at takot para sa kanya. Please, Amara, parang awa mo na. Maawa ka naman sa akin. Sana naisip mo yan nung una pa lang. Sagot niya bago hinablot ang kamay niya mula sa mga kamay nito. Bunang desisyon ko, Caldrin. Tapos na tayong dalawa. Kung ginagawa mo lahat ng ito para sa kapakanan ng anak natin, hindi ko siya ipagdadamot sa'yo. Bukas ang pintuan ko para sa'yo at sa anak nating dalawa. Kung iyon ang ikinatatakot mo. Muli siyang tumalikod sa binata. Ngunit agad muli siyang huminto sa paglalakad palayo nang marahan siyang niyakap ni Caldrin mula sa likod. Mula sa likod, ramdam na ramdam niyang hinagpis nito sa pag-iyak na lihim niya nalang ikinahitbi. At dito na nga po nagtatapos ang Kabanata 4. Please comment down below. Magkakaayos pa kaya si Amara si Caldrin? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, kilig kwento ni Ate Jane, istorya mo at kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Hindi nyo naman po kailangan magbanat ng buto para makapag-subscribe. Isang pindut lamang po yan, pero ang kapalit nito ay ang tuloy-tuloy na libreng panunood nyo sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!